Bago sa lahat, magandang araw po Team BSB Mototech. At meron po tayo ngayong unit na MSI-115 o yung kilala natin na MSI-115. Ayan, shoutout po sa mga taga Mabini, Batangas. Okay, so huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. I-overhaul po natin tong unit na to dahil sa pagkakamali na nagawa nung huling gumawa nito. Ayan. May nangyari po sa kanyang crankshaft at sa kanya pong CVT system. So, kailangan po natin siyang i-overhaul para hindi po bumigay yung kanyang pinagkakabitan ng pulley. Ayan. So, ito po yung makina ng MSI-115 at meron po siyang YM jet. Ayan. So, ito pong makinang ito ay kalimitang pinag-aaralan sa bronze ng Yamaha. Ayan. Ito pong makinang ito sa mga technician po ng Yamaha. Ayan po yung makina na pinag-aaralan nila. Okay? So, papakita ko po sa inyo guys yung CVT system nito. Kung ano ba yung nangyari at kung ano ba yung ginawa nila dito sa makinang ito. So, nabuksan ko na siya. At ibinalik ko lang ulit kasi hirap na, mga ngalat yung pyesa. Ayan, so papakita ko sa inyo ngayon yung CVT system niya. So ngayon, i-remove muna natin itong kanyang air filter box. Mayroon lang itong bolts. Lagay natin sa maayos na lagayan yung kanyang mga parts at saka bolts para hindi magkambala-wala. So next naman natin i-remove yung kanyang air duct. Yung kanyang air duct. Ang aking makulit na anak, nag-rain-rain, go away na. Bagay, tag-ula naman ho dito ngayon at may nyo tayong low pressure area. Nag-rain-rain, go away. So, next naman nating re-remove itong kanyang CVT cover. Pati isa sa gitna. Breather hose. Ayan. So, ito yung kanyang CVT cover. Ayan. Ito na yung kanyang mismo CVT. So, ito na guys. At i-remove ko na yung kanyang clutch belt 54P gamit yung 14mm. Ayan. So dito sa clutch belt makikita nyo dito
Nag-DIY siya ng regroup. Ayan. Ismiyo Marimar. Yun naman, naghiwa-hiwa pa siya ng lining. Tapos yung clutch bell niya, yan yung ginawa sa loob. Nilagyan niya ng ukit-ukit para maging regroup. Kita nyo ba? Dito natin. Ayan o. So ganyan yung ginawa niya, guys. Yan. Ginanyan yung belt. Pinalo niya na pinalo hanggang sa dumami yan. Regroup nga naman, Smiyo Marimar. Eh, ang kinalabasan na bengkong. Yan, huwag niyo pong gagayahin yan. Yan ang totoong regroup. Ayan. So, kailangan akong palitan yan kasi bengkong na. Huwag ba naman pukpukin ang pukpukin yan para lang magkameron siya ng kung ba kung ano nasa isipan niya. Basta ang touch lining. Ayan. Ito. Kung muna ito, lagi nilalagarian. Itong pinaka lining. Tapos pagdating dito sa kanya mismo, torque drive. Problema na to. Yung kanyang female sliding shave. As itong belt, bago to. So, meron din siyang sinabi sa akin si customer. Kasi bumili siya ng bagong 54P. Ito yung 54P na belt. Ayan. Ayaw niya daw ikabit itong belt na to. Kasi mali daw yung numero. Tama yung numero dito sa 54P, pero itong red na mga red na to, mali daw. Hindi daw magkasukat kasi mali yung numero na nakalagay dito. So, hindi po dapat. Ito lang yung titingnan nyo. Kung 54P yan, tsaka may bilang po ng teeth yan, pwede nyo dito bilangin yung teeth. Ayan. Alaman nyo kung talagang sukat siya, pero kung binili nyo sa kasat 54P, eh, salpak nyo na. Sure bulho yun. Hindi yung magbe-base kayo ng numero dito. Ayan. Ito, titingnan nyo lang dyan. Yung 54P. Okay? So, tapos na tayo sa torque drive system. At sa malupit na regroup system. Palakpaka naman dyan. Lapit na regroup na yun, na bengkong eh. Bukod sa bengkong, wasak pang panggilid. Imagine guys, hinapitan ng sobra-sobra na ang nut ay nakatabingi. Eh, anong mangyayari dun sa thread? Malolost thread. So, nalost thread. Yung kanyang kabitan ng ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, yung kinalabasan. Yung thread nito, dito sa part ng gitnang to, ubos. Tapos ginamitan pa siguro to ng gantong uri ng pangkalas, yung pneumatic, ay talagang sagad-sagad pa yata ang hapit. Ubos ang thread. Lost thread. So, kailangan siyang lagyan ng bagong thread. Ah, yan o. Gumalit na din yung kanyang drive piece. Oh. Ganit. Tanggal. Sobra-sobra yung hapit. So, yan. Kaya ako siya i-overhaul para lagyan siya ng panibagong thread. Ubus yung gitna tapos nagtabi-tabingi. Kasi sa sobrang torque. Ayan. Hindi nyo na may babalik na maganda yung kanyang nut. Kapag ganyan. Dito lang sa una. Ayan o. Tigas na. Kapag binalik ulit yan.
ay luluwag na po yung inyong drive piece. Ang nangyayari dyan, pagluwag na inyong drive piece, disgrasya pa na mag-stack ang inyong CVT, eh, ma-accidente pa. Kaya pinakadabas dito, ayusin natin tong thread na to para safe. Walang isipin sa daan na luluwag, ganun-ganun. Ayan, umistak na siya. So yan, ito yung part 1 ng video. At sinabi ko sa inyo kung bakit ko siya i-overhaul. So ito lang yung dahilan. Itong crankshaft na to. So, yung iba, may mga nagawa niya na kasi hindi na daw tinatanggal sa mismong engine yung crankshaft. Nilalagyan niya ng thread. Ginagawa lang nila to 14mm. Pero sa akin, gusto kong ibalik sa standard na panibagong 17mm nut pa rin yung ilalagay. So meron na ako ditong bago na nut. Ito yung ilalagay ko sa kanya. Standard. Ito yung bago. Ito yung kanyang luma. Ito yung loob ng luma. Ubos. Lumuluwag na yung kanyang pulley. So ito rin, stock din yung ilalagay ko sa kanya. Yan, papamasin siya po ko nito. Para lagyan ng panibagong thread. Okay? So please subscribe po sa aking YouTube channel at salamat po sa lahat na nag-subscribe. Magsa 17,000 na po tayo at more subscribers pa po. God bless po sa inyo lahat.